po tayo si Zacchaeus, di ba? Wala naman po sa atin hindi makasalanan. Lahat tayo makasalanan. So yung excitement ni Zacchaeus para nang makilala ang Panginoong Jesus, umakyat pa siya ng puno. Ganun din po ba yung nararamdaman natin para sa Panginoon? Excited po din ba tayo na mag-attend ng church? Kailangan mag-attend ako, mapansin ako ng Panginoon, kailangan pumunta ako sa church kasi ano, para naman mapansin din ako ng Panginoon. Na, ganun din po ba yung excitement natin para makilala ang Panginoon? Amen. Amen. Di po ba? Kaya nakaka-inspire po yung buhay ni Zacchaeus dahil kahit napaka-makasalanan niya, andun pa rin na tinanggap siya ng Panginoon, pumasok pa sa bahay niya, ganun din po tayo. Kahit po gaano tayo kamakasalanan, basta lumapit po tayo sa Panginoon, kasi wala naman po sa atin dito na hindi makasalanan, di ba po? Lahat tayo talaga, araw-araw, inuminuto na nakasala. Kaya, maging inspirasyon po natin yung buhay ni Zacchaeus kung gaano po siya ka-excited para lang po makilala at makita ang Panginoon. Sa pag-attend natin sa church, sa prayer time po natin, sa mga kwarto natin, nagpe-pray po ba tayo? Kasi yun yung way para makausap natin ang Panginoon. Amen po? Amen. Yeah. Sa malakas. Ipapakilala ko na po ang ating mga bagong kapatid na katulad din ni Zacchaeus na excited din maka-attend sa umaga nito. Amen po ba? Amen. So pag tinawag ko po isa-isa, lalapit lang po dito tapos papakilala lang po kayo, sabihin nyo lang po yung pangalan nyo, yung trabaho nyo, saan po kayo sa Pinas, tapos kung sino pong nag-invite. Amen. Si Sister Christel Jan. Welcome po. Yes. Pakalala pa po kayo. Hello po. Ako si Deb. Tagay-tagay po. Sa pakain ito? Sa Arugurut po. Si Ate Marie po yung naging. Amen. Praise God. Sunod po si Kuya Randy Donaire. Wow, parang waxer. Ako si Randy po, Adite. Mayroon po ako din sa nasa. Ikaw po dito. Si Kuya Brian! Kuya Brian po. Ang kumaka po si Brian from Pakasinan po. Ang kumaka po si Brian. Thank you. Thank you.
Magandang umaga po, Ross. Taga Cavite po. Pinapangalan ko rin po sa Pastor Jan. Hello, isang mapagpalang tao sa aming lahat. At I'm so glad na nakasama po sa ating bahay sambahan. And God bless you everyone. At si Kuya Jan, makinala lang po. Maraming maraming salamat po. Kayo pong lahat ay welcome dito sa Saved by Grace Church. Ito po ay wala po kaming ibang pinaniniwala, hindi po or magazine, ano mga uri ng aklat, kundi ang Biblia lamang po from Genesis to Revelation. Kaya isang naway hindi po ito ang unang huli natin pagkikita dahil hindi po aksidente na nakarito po kayo ngayon, kundi si Lord po ang humiko ng mga ako. Mga next week, in Jesus' mighty name, let's declare. Amen. Kung malalagyan na po ito ng soundproofing, pag nalagyan na po ng soundproofing, after that, pwede na natin lagyan ng mga monitor. Amen. At praise God sa buhay ni Kuya Bernard kasi nandiyan siya para ready to assist us. Amen. Sa pagsasoundproof nito. Praise the Lord po kasi nasa kanya po yung mga kagamitan. Amen. So, sana po si Kuya. No? Amen. Tayo na po tayo mga kapatid for the opening prayer. Good morning po sa lahat. Bigyan po natin matanda po sa lima po tayo. Yes, O Lord, marami pong salamat sa araw ibinigay. Victory na po kami, O Lord. Nakarating na po kami sa iyong gawain, O Lord. Lord, hinihingi ko po sa oras na ito. Aking paguri. Na ikaw lang kami sa sambay sa oras na ito. Gawa po sana, igabayan mo po kami. Ingatan mo po kami, Lord. Wala po kami gagawin kundi pagiging kami paguri. Praising you, O Lord. Sana po ay bago po kami pumunta sa puntong Puriga, kami po ay patawarin mo sa iyo ng aming kasalanan. Lord, inamin po namin, Lord, na nagkakasala po kami. Pero lagi ka andyan, Lord, para patawarin kami.
Lord, hinihingi ko rin po ang saray. Bigyan mo po kami ng mababang pasensya. Lord, para sa aming mga kasalanan. Ingatan mo po kami lahat, Lord, oh God. Tsaka po sa... Ibas mo po sana, Lord, ang mga gagamitin mo ngayong oras, Lord. Pamala ko po lagi, Lord, at si Pastor Jules, ikaw po ang manguna. Sa lahat po ng narapasan ng bibig, Lord, ang inyong Lord God. Namin po sana, Lord, ay i-bless po kami kung araw po itong bahay sa bahay, Lord, Lord. Lord, muli, ikaw lang po ang kukulin namin sa mga orang ito. Maraming maraming po salamat. Ikaw lang po sana ang bahay sa bahay. Praise God po sa lahat at glory to God po sa mga kaluluwang itinala po ni God dito sa ating panambahan. So ngayon may akin lang po si God na mensahe sa bawat isa po sa atin at babasahin lang po natin. Ang bunga ng pagsunod sa Panginoon, awit 128, 1 hanggang 6 at verse 1. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na adhik kay sumunod sa kanya ang utos. 2. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uundan ang kanyang buhay. 3. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na alibo. Olibo na may dulang ang anak niya. 4. Ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay unlad at laging pagpapalain. 5. Mula sa Sion, pagpapala nawa ay Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. 6. Ang magiging iyong ako nawa ikay ay abutin, naway maging mapayapa itong bayang Israel. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Are you ready to worship the Lord Church? Amen. Isang the best flag offering para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi sa kanyang salita mga kapatid sa John 15:5-6. I am the vine. You are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Hallelujah. Puri na Panginoon sa kanyang salita. Hallelujah. Hallelujah. Ayun mga kapatid, dahil sa kasalanan mga kapatid, hallelujah, itong mga kasalanan ito, ito yung nagiging sanhi kung bakit minsan nakakaramdam tayo ng pagka-try. Wala tayong peace of mind, marami tayong mga problema kinaharap, wala tayong kapayapaan, wala tayong tunay na kagalakan, at walang tunay na kagalingan. Hallelujah. Kasi apart from God, we can do nothing. Kaya sabi ng ating Panginoon, kumapit ka lang kasi ang ating Panginoon ang gabay. We are the branches, mga kapatid. And if we humble down ourselves before the Lord, He will hear us. He will hear us and He will grant all our prayers, requests, and petitions. Kaso nga lang problema, mga kapatid, tayo yung may problema. Bakit? Kasi tayo yung sumasalangsang. Tayo yung lumilipok. Kahit alam natin mali, pero sige-sige pa rin tayo. Kaya minsan, iba't-ibang klaseng pagsubok ang ating pinagdaraanan. Hallelujah. Kaya sa umaga nito, mga kapatid, as we worship the Lord Church, natin ang awiting to bilang aming personal na panalangin na nawa in the name of Jesus Christ through the guidance and the fellowship of the Holy Spirit, He will hear our prayers, mga kapatid. He will hear us in heaven. Oh hallelujah, Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Come on, church, let us worship the Lord. Hallelujah. Let us focus on the Lord Jesus Christ alone. Hallelujah. Ano man yung mga problema natin, ano man yung mga pinagdaraanan natin, set aside natin siya mga kapatid kasi hindi ito makakatulong sa ating pagkakas.
pagsubok sa buhay. Nagkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng tunay na kagalakan. Nagkakaroon tayo ng tunay na kagalingan. Hey, hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, let us focus on the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Narito tayo para sampahin at purihin lamang ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Nothing else matters. It's all about Jesus. It's all about Him, Jesus. Kaya, ibigay natin yung pinaka-the best ng papuri at pagsamba. Dahil
kanya-kanyang mga desire, mga kanya-kanyang mga hinahin, mga problema, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hear our cry right now, Lord God. Hear our prayer, Lord God. Oh, hallelujah. Hear us from heaven. Undeserving tayo. We are not all worthy. Pero grabe yung grasya ng ating Panginoon, mga kapatid. Sapat. Amen. Rumaragasa at hindi siya nagugulang. Eh sa mga oras ito, mga kapatid, papurihan natin ang ating isang Diyos na mga. Amen. Of course, the praise of the Lord. Hallelujah. We have an everlasting God. His strength will rise as we wait upon the Lord. Hallelujah.
Yeah.
Sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, if you draw near to me, I will draw near to you. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo yung lumalapit sa ating Panginoon, definitely, God will draw near to us. Kaya sa mga oras ito, mga kapatid, hayaan natin ng banal na Espiritu, hallelujah, ay mag-manifest at mag-dwell sa present time, hallelujah. And that the holy presence of our Lord, mga kapatid, feel the presence of the Lord, hallelujah. Oh, hallelujah. Because the presence of the Lord, Charles, is life. The presence of the Lord is everything. Without the presence of the Lord, Charles, life is meaningless. Life is useless. Kaya mga kapatid, let us seek more about the presence of the Lord. Hallelujah. Let us crave sa presensya ng ating Panginoon. Because we are desperate sa presensya ng ating Panginoon sa mga oras ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. The atmosphere, Lord God, is changing now. Thank you, Lord God, for being the way maker, for being the light in the darkness, Lord God, for being the promise keeper. Hallelujah. For being, hallelujah, for everything, Lord God. Oh,
Let me arise.
ko natin sa mga inequities, sa transgression, sa mga wickedness that we have done in our life. Pero alam mo mga kapatid, Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Can we give a clap offering to our loving God? Okay, bago natin pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon ano, sa umaga ito, is I just want to introduce myself. So my name is Pastor John Gualesma. So, I'm the head pastor po ng Christ the King Global Ministry, which is kasama ko si Pastor John Stanley. Amen. So, taga Bulacan po ako. So, I have 3 daughters and of course, 1 wife only. Amen. So, my family now, I send them back in the Philippines dahil po ang aking panganay is nasa college na rin po siya. And my yung dalawang kasunod is nasa high school na rin po sila. Amen. Mukha lang akong bata pero patanda na po ako. Ayun. So, thank you so much, Pastor. Okay. So,
Bale, dito po ako sa Riyadh Bank, sa main office din sa Olea. Nag-work as a business administrator. So, nasa God, ay nagtrabaho pa rin tayo. So, and I just want to thank you to Pastor Jules for inviting me to be your messenger for today. And I hope that sama-sama po tayong makinig sa salita ng ating Panginoon. Amen. So ang ating salita na pagbulay-bulayan sa umagang ito is there is a light at the end of the tunnel. Amen. So titingnan natin pag dumadaan tayo sa mga tunnel, ang dilim-dilim. Pero at the end of it, there is a light. Amen. So sabi nga, ang salawikain na ito ay nagpapahayag ng isang sitwasyon sa buhay ng isang tao. Amen. Na lahat tayo daw ay nakakaranas ng pagsubok sa ating buhay. We are all suffering trials and problems, most especially nowadays. Kasi kung titingnan natin, since the pandemic began last 2019, I think, nagkaroon tayo ng COVID pandemic sa buong mundo, most of the nations are suffering problems, trials, because of this pandemic. Amen? Even we as the children of God, amen? Tayo rin talaga ay nakakaranas ng pagsubok. And sometimes, most of the people are suffering depressions because they don't have a financial support. Minsan sila ay nawala ng trabaho. Even you have the company, sometimes talaga most of the company sometimes talaga nagda-down siya because of the pandemic. Amen. Pero ang sinasabi po ng ating message for today is we should always have hope. Amen. We should be always a hope because there is a light at the end of the tunnel. Amen. At ang sabi po nga niya is there is a rainbow after the rain. Amen. So bago natin pagbulay-bulayan ang salitang ito, is let us first put down our head at samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, thank you, Lord, for giving us this opportunity, O God, to hear your words about there is a light at the end of the tunnel. Amen. Panginoon, we believe, Father God, that in every test, in every trials, and in every problems that we encounter in our lives, there is a great victory awaited. And today, Lord, as we hear your teaching about there is a light at the end of the tunnel, Father God, thank you so much, Lord, because we believe, Father God, na bibigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng pag-asa, Panginoon. Bibigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng more encouragement, O Lord, to continue our lives, O God, hallelujah. Because, Lord, naniniwala kami, Panginoon Diyos, na this is not the end of everything. But, Lord, andyan ka, Panginoon, para kami gabayan, O Lord, para kami turuan, O Lord, kung paano, Panginoon Diyos, mamuhay, Panginoon, ayon lamang, Panginoon Diyos, sa iyong katawapan. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Lord, open our hearts, open our mind, open our spirit, Lord, to connect with you today, Lord. Hallelujah. Kau lamang, Panginoon Diyos, ang makita, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Lord, hide me in your back. Use me mightily, O Father, to deliver your words according to your will. And today, Lord, bless each and every one of us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin. Sabi nga, sa buhay na ito, sa mundong ito, lahat po tayo ay nakakaranas ng trials and problems. Meron bang hindi nakakaranas sa atin ng problema? No. No, amen. Tas ang kamay yung hindi nakakaranas? Lahat po tayo ay nakakaranas. Amen. Because, sabi nga, without problems,
there is no challenge in life. Amen. Kasi yung problema na yan, siya yung nagbibigay sa atin ng challenges. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. There is a saying, sabi niya, to build a physical strength, para tayo magkaroon ng physical strength, kailangan daw tayo mag-exercise paminsan-minsan, galaw-galaw tayo. Amen. Para magkaroon tayo ng resistance sa ating mga katawan. Amen? Tama po ba? And of course, hindi lang exercise, kailangan natin kumain ng tama, matulog, mag-vitamin. Amen? So, sabi nga, when we encounter trials and problems, sometimes it makes us down. Amen? Sometimes pag dumating yung mga trials and problems sa ating buhay, tayo po ay napapalugmok. Amen? Tayo po ay nawawalan ng pag-asa. Pero ang sabi niya, this is a normal reactions of being a people. Amen? Pag tayo ay nakaranas ng problema, sometimes nasasad tayo. Amen? Pag tayo ay nakaranas ng kapighatian, tayo ay nalulungkot, tayo ay umiiyak. Because that is the instinct of a person. That is a normal to be a person. Amen? Because we have the feeling. Amen? Ang hirap naman yun, nakakaranas ka ng problema, parang tumatawa ka pa, no? So, when we encounter trials and problems, of course, napifeel natin yung sakit. But ang sabi niya, there is, if you can see the other side of the trials and problems, meron pala siyang naidudulot na maganda. Problema na nga, may naidudulot ang maganda. Paano yun, Pastor? Ganito yun. When we overcome these trials, this problems in our life, meron daw naghihintay na victory at the end of the problems. Amen? There is a victory at the end of the challenges. Amen? Tingnan na lang natin. When we study, amen, during our college time, ang hirap-hirap mag-aral, ano? Ang daming problema ang mararanasan natin, ang hirap mag-review, ang hirap gumawa ng assignment. That is the trials. That is the challenges. But at the end of the school, when you are graduate, there is a victory awaited because you will find a very good job. And that job, this is to support you financially with your family. Amen? And that situations is magiging tagumpay ka sa iyong buhay. You can help your family. You can build your own family. Amen? You can support everything that you want. That's why huwag daw tayo malungkot if there is a trials in our lives. And remember this, mga kapatid, the life doesn't end with the problems. Amen? Hindi yun yung, kumbaga, hindi na yun yung katapusan ng ating mundo. Kasi feeling natin, pag magkaroon tayo ng problema, para tayong pinagbagsakan ng langit at lupa. Amen? But mga kapatid, that is not the end of our lives. Dahil sinasabi po sa Matthew 6 verse 34, sabi niya, so do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Amen. Sabi niya, wag daw tayong mabali sa bukas. Bakit tayo kailangan mabali sa? Ang sinasabi ng Biblia, hayaan mo ang araw na magbalisa sa kanyang sarili. Amen? So, don't think about tomorrow. Ano kayang kakainin namin? Ano kayang susuot ko bukas? Ano kayang gagawin namin? Ang daming problema. Ano kayang ibabayad ko sa mga bills na ganito? Don't think about the problems. Because we have God in our lives. Amen? God, the promise of God, ang sabi na pastor natin kanina, we are designed to be the head, not the tail. Kaya lahat ng Kristiyano, just claim it that we are all the head. We are not the tail. Amen? Claim mo na rin. Someday, magkakaroon ka na sariling mong business, mangunguna ka sa lahat ng bagay.
If nowadays, nasa mababa tayo, but the promise of God, we level up into the highest. Amen? Napakaganda po. Amen? Sabi niya, is challenge and problems are important? Yes. Mahalaga po yung mga problema yan. Itong mga challenge na ito na naranasan natin. Bakit? Because, sabi niya, these trials and problems give us experience to become a wiser and to become a stronger person. Amen? Bakit? Because when we overcome these problems, makikita mo, tayo ay nag-grow bilang isang tao. Amen? Dahil nalampasan na natin ang mga problema na ito, ibig sabihin, kahit ano pang problema ang dumating sa ating buhay, malalampasan natin yan. Amen? Because ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon, to have a strong faith in God. And everything, sabi niya, malalampasan natin. Anong sabi niya? Even you have a small faith, like a mustard seed, sabi niya, you can move the mountain. So, bilang isang Kristiyano, believe with God. Because, sabi ng ating pastor kanina, if you have a problem na kasing laki ng barko, kasing lawak naman ng dagat, ang solusyon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Trials can happen for different reasons. Amen? Ang trials and problems na nangyayari sa atin sa pagkakaibang ano yan, reasons. Amen? Sabi niya, we as a Christian, remember this mga kapatid, we as a Christians, even we are the followers of Jesus Christ, we are not exempted for problems. Amen? Kahit ikaw ay matagal ng Kristiyano, kahit ikaw ay pastor, ikaw ay leader sa ating simbahan, we are not exempted sa problema. Lahat po tayo ay nakakaranas ng problema. Pero sometimes, kahit tayo ang tagal-tagal na sa Kristiyano, no? Sometimes we are questioning ourselves, bakit kaya ako nakakaranas ng problema? Ano kayang dahilan? Yun po ang dapat natin malaman. What is the reason why I encountered many problems in my life. Ang sabi niya, God has a purpose of every trials. Amen. Meron purpose ng Panginoon in every trials in our lives. Sometimes, siguro, kaya tayo binibigyan ng problema or tayo ay nakakaranas ng problema because this is a wake-up call from our God. Bakit? Baka naman tayo ay medyo malalayo na sa ating Panginoon. Kaya, misal, tinatapik tayo, ano? Uy, magsimba ka na. Uy, nakakalimot ka na sa ating Panginoon. Sometimes, that is a wake-up call. And sometimes, God, we encounter problems because of our, siguro marami tayong mga nagagawang kalikuan. Amen? Baka instead na diretso lang tayo sa paglakad, sometimes, nagiging kita-kita na tayo. Parang ganun. Palikuliko na tayo. Kaya sometimes, tinatapik tayo ng ating Panginoon na, uy, kailangan mo nang bumalik sa akin. Dahil ikaw ay minahal ko, kailangan bumalik ka na sa akin at mahalin mo rin ako. Amen. So, kung titingnan natin, even the Bible, Even sa Old Testament, there are some popular characters in the Bible who are not exempted in trials and problems. And one of that is King David. Alam naman natin na si King David, ang sabi niya, he called as a man after God's heart. Amen? Ibig sabihin, talagang close friends sila ng Panginoon. Pero bakit siya binibigyan ng problema? Bakit siya nagkakaroon ng problema? Sometimes because of the mistakes. And what is the mistakes of King David? What is the sins of King David? Kaya siya ay nagkaroon ng problema. Alam naman natin na siya ay kinasipin niya ang ano yun, yung babae na may asawa. At hindi lang yun. Mayroon pa siyang plinano pa niya na gusto niyang patayin yung asawa niya para maangkin niya si Bathsheba. Amen? So, anong ginawa niya? Ang sinabi niya sa kanyang mga officials, sabi niya,
itong si itong asawa nito ilagay niyo sa front para mamatay siya. So that is the sins of King David, a big sins of King David. And what are the consequences? What is the consequences of that sins? Alam niyo ba yung first baby nila tong ni Bathsheba ay namatay. Amen. Kaya in every sins there is a consequences. Amen. And who else the most popular characters in the Bible? Yes, sabi niya, Job. Amen. Kung titingnan natin ang buhay ni Job, he blessed by God. He blessed with financially, he blessed with large family. Pero ito nga, andyan na si Satanas to tempt Job, to give trials Job. Anong ginawa niya kay Job? Pinatay niya lahat ng kanyang family except his wife. Pinatay niya lahat ng kanyang yung kanyang mga animals. Sinirin niya lahat ng kanyang ari-arian. At ang masakit pa dyan, binigyan siya ng kasakitan. And not only that, his friends, sabi ng kanyang mga kaibigan, yung sinasamba mong Diyos, hayaan mo na siya, itakwin mo na siya, kaya ikaw ay pinapamamayaan niya. But Job, he remained his faith with God. And at the end of the story, God restored everything to Job. He restored his, he gave him new children. He gave him more hundredfold of blessings sa kanyang mga ari-arian, possessions, everything. God blessed Job. Amen. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Because in every trials, there is a solution. There is a victory awaited for us. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bakit kaya pinahihintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan? Sometimes yun yung tanong natin. Isa sa pinakamahirap na bahagi daw ng isang Kristiyano, katulad yung sinabi ko kanina, we are not exempted in every problems. Amen? Why God allow His children suffer trials? Because, ang sabi niya, because God, He want to mold us. Amen? Gusto niya tayo ay mahinog. Amen? Without the problems, without the trials, without the challenges, hindi tayo magiging mature. Dahil doon tayo hinihilot ng ating Panginoon. Amen? Kaya, if the trials, problems, or challenges comes in our lives, we should accept it. And do the best for our lives. Amen? Kailangan gumawa tayo. Huwag na natin hayaan na tayo ay mabilanggo sa problema na yan. Amen? Alam mo na nga, nabigo ka, tapos iiyakan mo pa. One day lang yun, di ba? Kaya, alam mo nga, nawalan ka ng trabaho, nag-i-stay ko na lang sa problem na yan. God gave us the wisdom. God gave us the knowledge. Amen? So, we need to do our part. Huwag kang mag-intay ng miracles. Amen? Don't wait for the miracles. Wala pong miracles. But you need to do the best of yourselves. Amen? Amen? Amen. Okay. So, Romans 8 verse 28, sabi niya, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Malinaw po na tinuturo sa ating Biblia na iniibig ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya sometimes pinahihintulutan niya na dumaranas tayo sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, para daw tayo po ay matuto. Matuto sa mga bagay-bagay para sa ating ikakabuti. Amen. If you can, kung titingnan natin, we as a parents, sometimes, pag ang anak natin nagkamali, pinaparusahan natin, pinapalo natin, pinagsasabihin natin, we correct them because we want them to that in the long run, pag sila ay lumaki na, sila ay maging mabait na bata. Amen?
para sila ay magkaroon ng obedience sa ating sa mga magulang, para sila po ay matuto. And even our God, sometimes pinapalo tayo. Sometimes tayo ay nagkakaroon ng paghihirap because God want us to learn for everything. So that sa lahat pag tinitingnan natin, sa lahat ng mga pagsubok na ito, pag nalampasan natin, ay wala na yung pagsubok na yan. Kaya ko yan. Kaya ko lang natin yan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi sa 1 Peter 1 verse 6 to 7, sabi niya, "So be truly glad. There is a wonderful joy ahead." Amen? "Even though you must endure many trials for a little while," sabi niya, "these trials will show that your faith is genuine." Amen? Pakaganda. "It is being tested as fire tests and purifies gold. Through your faith is far more precious than your gold. So when your faith remains strong," sabi niya, "many trials will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world." So ang sinasabi po nito is dapat daw tayo ay magalak. Bagamat tayo ay sometimes nakakadanas tayo ng pagsubok sa ating buhay, nakakaranas tayo ng mga trials, ng test, ito lang pala ay sinusubok tayo ng Diyos kung gaano katatag ng ating pananampalataya. Amen? Because kung nagpadala po tayo sa mga pagsubok na ito and we fall down, ibig sabihin, hindi po ganun katatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Because God wants you. God wants everything to have a strong faith with God. Amen? Amen. Sabi po sa Romans 5, 4 verse 5, sabi niya, "At ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa." Amen. "At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin." Amen. Kaya sabi niya, ipinapakita ng talatang ito na ang aspeto o layunin ng Diyos sa ating buhay, kaya minsan ay nakakaranas tayo ng pagsubok para tayo ay magiging matatag sa ating pananampalataya. Amen. So meron na, sabi niya, mapalad ang taong mananatiling tapat hanggang wakas. Amen. Mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin ay tatanggap siya ng putong. Amen. Ito ang buhay na ipinangako ng ating Panginoon. In every trials in our lives, there is meron victory at the end of the trials. Amen. When you are at your lowest point, look at the highest. Minsan kasi mga kapatid, we feel that parang nakadapa na tayo. Because of the problems, parang sabi ko, ang bigat ng aking nararanasan, ang bigat ng aking nararamdaman, hindi ko na kaya. But ang sinasabi po ng ating Panginoon, when we are at the lowest point, look at the highest. Who is at the highest? God is in the highest. Amen? Kaya sabi niya, when you feel that you are physically and spiritually down, bring back yourself to our loving God. Bring back yourself to our loving God. Pray. Seek God. Because ang Panginoon, siya lang ang mag-aalis ng ating mga problema sa ating buhay. Ang Panginoon lang ang mag-aalis ng kabigatan ng ating mga nararamdaman. Amen. Huwag tayong, kasi minsan sa bilang, nakikita ko sa most of the Christians, when they are encountering trials and problems in their lives, makikita mo, nakapost na sa kanilang Facebook, meron akong problema. Nagsusumbong sila sa Facebook,
Ba't kaya ganun ano? Ang dami. When they encounter some problems in their lives, mamaya, post na siya. Doon sila nagsusubong sa Facebook. Instead na magiging tahimik ang kanyang buhay, instead na magiging confidential ang kanyang problema, he himself, he revealed his own problems. Nalalaman ng buong mundo. Amen. Huwag tayo magsubong sa Facebook, bagkos doon tayo magsubong sa ating Panginoon. Amen. Sa Proverbs 3, 5, verse 6, sabi niya, "Trust in the Lord with all your heart, not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight." Amen. Trust everything to our loving God, because He has the power to change our lives. Amen. Facebook will not change your life. He will change your popularity, but He will not change your lives. Amen. But God, He totally changed your life. Sabi niya, for us to become a successful in every way, in our works, in our family, in our ministry, sabi niya, kailangan, we need to give all to God. We need to trust everything to God. Amen? Sabi ko kanina is, do not wait for the miracle happen. We need to move because we have the wisdom. God gave us the wisdom to do everything. Amen? So, if we suffer problems, make a solutions. Look for a solutions. Pray to God, relay everything to God, and God will give you will give you the wisdom and the knowledge to get the solutions. Amen. Sabi nga kanina is life is a journey. Being the follower of Christ, we should stand in our feet like a bilingual Christians. Pag sinabing bilingual Christians, kasi bilingual means it will use usually actually sa mga office workers like executive secretary. Pag bilingual, dapat alam mo lahat. Alam mong mag-accounting, alam mong management, alam mong business writings. Kailangan, kumbaga, yung kaalaman mo is malawak. So yung tinatawag niya. Kaya, dapat being a Christian, we should be a bilingual. Meaning, dapat ang isang Kristiyano katulad natin, hindi dapat tayo madaling ma-disappoint sa mga bagay-bagay. Amen? Dapat, we should know how to handle everything in every way. Even how the problem is big, kasi kahit kasing taas ng Kingdom Tower ng problema na yan, dapat we as a Christian, hindi tayo dapat nagpapa-epekto. Amen? And we should not distracted, most especially, kasi hindi natin maiwasan na may mga marites dyan, sa mga kapitbahay, sa family natin, or everywhere, maraming marites. Kaya dapat hindi tayo dapat nagpapa-epekto sa mga ganyan. Amen? Because when we are affected, these situations will make us down. Amen? Ang sabi niya is sa Ephesians 5 verse 2, God loved us and He offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. So always remember, mga kapatid, that even the problems comes in our lives kasing lakas ng tsunami, ano yan? Kasing lakas ng bomba, kahit ano man yung dumating sa atin, dapat po huwag tayong papa-apekto. Because we have a God in our lives. Because God love us and He doesn't like na tayo ay mapapariwara. Because the support, amen, or the love of God is always with us. Amen. Kaya sabi niya, we should walk by faith, not only by sight. Amen. Jesus, kung titingnan natin, Jesus, He sacrificed Himself for us. Alalahanin natin yan. Yung paghihirap ng Panginoon sa ating buhay, dapat alalahanin natin. Na God, He did everything for us to save. Kaya dapat tayo, mga kapatid, we should be, our faith should be always strong. Kaya ang sabi kanina, in every problems in our lives,
there is always a solution. That in every darkness, even in the end of the tunnel, there is always light. Amen? Maraming maraming salamat po sa atin. At palakpakan po natin. Thank you, Pastor. Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Meron lang po akong very short exhortation po about sa giving. Ito po ay makikita natin sa Luke 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo ibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, digdig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Pero lang po ako. May i-illustrate lang po ako. Nakikita niyo po itong bola. Diba? Isipin po natin, ito yung income natin, ito yung blessing natin, ito yung source of income natin, ito yung pera natin, yung mga ganyan po. Ito yung kayamanan natin. So, ito pong bola ilagay mo dito. Ayan, ano pong nangyayari? Nakaipit lang siya, di ba? Wala. Mukha lang pong katawa-tawa. Diba? Pero, kung ito pong bola na to, paano po siya gagalaw? Anong dapat natin gawin? Yung income natin, paano siya gagalaw kung hindi natin i-share, di ba? Sa katotoosin, hindi naman talaga kailangan ng Panginoon ng pera. Kasi, napakayaman siya na may-ari ng buong mundo kung bakit tayo humihinga siya rin lahat. Matutusin yung mga binibigay natin hindi naman talaga para sa kanya, para Lord, para sa ito, hindi. Para gagamitin sa mga kaulangan ng gawain. Nakikita niyo po kung gaano kabog pa po yung ating church. Wala pa pong kumpletong instrument kundi yung piano lang. Wala pong carpet. Walang soundproof. Kita niyo naman po kung ano yung mga kaulangan, di ba? Kaya ano naman ba po yung magbigay lang tayo ng kakaunti? Mag-share tayo ng blessing natin. Katulad po nito, di ba? Paano siya makakawala sa kamay ko kung hindi po natin bibitawan? So, paano tayo magkakaroon din ng blessing kung hindi tayo magbibitaw? So, paano siya gagalaw? Anong gagawin natin? Ibubuka natin yung palad natin, di ba? Para makapagbigay. Katulad po nito. Ano po nangyari? Diba? Bounce back. Diba po? Ganun din po yung kung paano tayo magbigay. Magbibigay po tayo. Ibabalik ng Panginoon sa atin. Ganun binigay sa atin. Magbibigay tayo. Ibabalik ng Panginoon. Ito ay binigay na sa atin. Gaya nga po nang sinabi sa Luke, diba? Kung ano yung ibinigay mo, ayun din yung ibabalik ko sa'yo. Kasi ang Panginoon, wala po siyang ipinangako na hindi niya talaga tinutupad. Kaya, diba sabi niya nga rin po sa Malakay, na subukin natin siya. Kaya bakit, ang Panginoon na mismo nagsabi, subukin mo ako sa pagbibigay. Kaya bakit hindi po natin na, ay oo nga, subukan ko nga, para bumalik din po sa atin yung pagpapala. Di po ba? Kagaya ng Panginoon, di ba? Ano po yung ginawa niya sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba po? Sino po ang binigay niya? Yung anak niya, di ba? Yung anak niya binigay niya para matutos tayo sa mga pagkakasala natin. Hindi po madamot ang Panginoon. Yung anak niya nga po yung binigay niya para lang matutos tayo. Kaya sana po, ganun din po tayo. Huwag din po tayo maging madamot sa Panginoon. Hindi po para sa Panginoon. Hindi po literal na para sa Panginoon yung ibibigay natin. Kundi para po sa magagamit sa gawain ito, sa makumpleto yung ating mga instrumento, at para magamit pa po sa pagpapalago ng panambahan ito. Kaya, huwag po tayong maging matamot. Bounce back. Kung gusto mong magkaroon ng blessing, magbigay ka para bumalik din sa'yo yung binigay mo. Praise God. So, magbigay ng time. Hallelujah. Habang tayo nagbibigay, tayo umamin sa Panginoon. Hallelujah.
akong baba nagsusumamo paging dapatin mo ikaw ay mapasdan makariin ka at sa'yo ay bumisa loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan Salamat, dinadakila sa oras na ito. Lord, narito po ang aming tithes and offering. Tanggapin mo po ito. Salamat, Lord. Pinagkatiwala mo sa amin. Sa mga kamay ng bigay, Lord, patuloy mo i-bless ng mga bigay at salamat din po, Panginoon, sa aming mga trabaho. Pinagtiwala mo sa amin, sa iyo po, pinakamataas, papapuri, pasasalamat, in Jesus' name, amen. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Amen. So ngayon, pagdadakong na po tayo sa ating Thanksgiving testimony. Sino pong gusto mo may pagpasalamat sa Panginoon? Amen. Well done, Tom. Habon po sa inyo lahat. Papasalamat po ako kasi alam niyo po yung nakaraang Nuwebes, alas 8 dito sa Pinas, Launa. Yung anak ko na maliit, madaling araw sa atin, di ba po? Sinugod sa ospital. Malayo yung bayan sa amin eh. Talagang yung video ko namin nung asawa ko, namatay talaga, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi hindi ko makontak eh. Nag-ano rin ako dito sa bahay. Kasi tumarak daw, tumbulsik daw. Dalawang beses, una sa bahay, tapos nasa ospital na gumanan ulit. Ang taas ng lagnat, hindi nawawalan ng lagnat. Kahit tulog po na siya, dalawa na silang magkapatid, tulog po na silang masantoy, pastawin. Hindi nawawala yung init, kumbaga babatas, hindi ko na, magdamag, wala ko tulog. Nakamonitor ako, tapos. Hindi ko, yung ginawa na ng laboratory, yung dugo ko iyo, hindi pa lumalabas, sabi ko. Madaling araw, nga ako sa doktor, sabi ko, ba't ganyan to? Bakit? Hindi lumalabas pa yung laboratory. Madaling araw yung pakinuha. Tapos, tanghali na, umaga na. Wala pa rin, hindi pa namin alam kung anong, hindi ko alam kung anong sakit ba nung anak ko. Sabi ko, na sabi mong ita ng asawa ko na, bakit daw hindi ilipat sa ibang doktor? Dun. Sa ibang bayan naman. Eh, yun nga,
ano ko, nagkasagot kami ng tos. Sabi ko, tagal-tagal naman, hindi ko na alam, baka mamatay yung anak ko dyan. Wala man akong magagawa, nandito lang ako, pagpatay ng monitor ng cellphone ko, lang screen ng cellphone ko, hindi ko na alam kung anong mangyayari dyan. Kaya ano, Diyos, gawin niyo naman, ano, sabi ko. Pero hindi na nailipat sa ibang ano kasi pag hindi ginawa pa daw niyo kasi ang dami pa tatawag pa yung doktor sa ibang ospital yung mga bakante ngayon hindi daw ano yung ano kasi nagpapapasok masyado dahil sa pandemic. Pero praise God talaga nung ano Huwebes ng maghapon walang tigil sa taas baba ng lagnat talaga nung hapon nung gabi na Huwebes ng gabi, madaling araw. Parang nararamdaman, nakikita ko sa screen, masiglan na yung anak ko, nagbibiro na sa doktor eh. Kasi paracetamol, yung ano, yung antibiotic. Ilang beses, around dalawang beses, siguro sa isang araw. Tatlong beses eh, para lang maano yung init o ano. Pero habang nung una, tinuturukan, pero ganun pa rin, hindi pa rin nawawala talaga. Pero talaga na ano ko, naging masaya ako talaga na nakita yung anak ko na nagbibiro na to sa magkapatid eh, saka sa doktor. Di ba, sinasaktan niyo ako? Sinasaktan niyo ako? Praise God, bahala na. Tapos nga, nakatulog na ako, wala pa katulog eh, nakatulog na ako ng Biyernes. Natulog ako na yung cellphone. Pero buhay pa rin, pag-isip ko buhay pa rin eh. Tapos, okay na, sabi sa akin ang asawa ko. Lalabas na kami, pwede na kami lumabas. Dapat bukas pa labas. Dapat bukas pa daw labas nung sabi ng doktor. Tapos bumalik yung nurse na pwede na lumabas ngayon na wala. Yung mga 5 days na ngayon na huli, okay naman daw, wala na ano. Sabi ko, toto. Kaya nga, alas 2, 9:39 dito, nag-chatawin. Sa GC na mapapwedeng magpasundo, sabi ko. At hindi lang yan, doon sa trabaho sa Webes, talaga. Tiboy po eh, trabaho. Napansin ng mga babae, ng mga madam, mga Saudi. Sabi ba? Parang ano ka, wala kang, hindi ka, parang problemado ka, wala kang sigla, hindi ka katulad dati. Sa akin, anong problema? Kasi pumasok sa tibok sa tirom eh. Sabi mo sa akin, anong problema? Sabi, nakikita ko na video ko pa rin kami. Video ko pa rin kami yung sa Pinas. Sabi yung anak ko, nasa Pinas na ka. Tutulungan kita ka nung magagawa ko. Hindi ko alam kung anong tulong. Yung ano niya eh, basta tutulungan. Pag-alasal daw niya. Tapos mga bandang alas 3, ako yun, alas 4 kami ng buhay. Pag-alas 3, pag ayos ko sa machine, lumapit sa akin yung babae na pumunta sa akin. Ken, binigyan ng, nagbigay sa akin ng sobre. Tapos noong tuwa ako. Malaki ang takit, di ba? Mamaya nga, punta ako sa Batangay, harapan dagdag din, sabi ko, press ka. Napakabuti ng Panginoon. Bukod pa sa babae, nagbigay ng sobre. Kasi hindi yung sobre, lahat yun ang babae sa area ko. Nag-share-share daw sila. Tapos may pumunta na isa na babae na mataas naman, nagpunta sa akin. Nagtanong din sa akin, bakit daw gano'n? Tinabi ko na naman. Sabi sa akin. So, pag gano'n, kailan may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Binigay sa akin number. Eh, lagi naman kami nakikita doon, binigay pa sa akin number. Sabi ko, thank you, madam. Sabi ko. Halo-halo, hindi siya rabi, hindi ko may kaya, yun lang talaga, napakabuti ng Panginoon. Dahil, nagalit pa rin ako sa supervisor ko ng Huwebes. Nung kaya madaling araw, kinat ko na, sabi ko, hindi ako papasok. Sabi ko, pag yung iba na walang dahilan, pinapayagay mo mag-absent ka, ito yung dahilan. Na ako na may problema, na may malaking problema sa pin.
hindi mo ako pagmapayagan. Ganun talaga, sabi ko. Sabi ko, wala tayong mga gawin. Sabi ko, hindi ka pwedeng umalis sa iyo kasi ikaw lang ang tao doon. Dalawa lang kami. Isang bangga, isang ako. Kaya talaga, sabi ko, pasok na, papasok na lang. Bahala na. Doon ko nalang inimutit na sa trabaho. Yun na, kung hindi siguro ako pumasok, kung hindi ako pumasok, walang na. Walang na. Walang na. Sa akin yung pagpapala sa araw na yun. Hindi lang yung blessing na binigay sa akin mga baan. Misa talaga, nag-dubay talaga sila. Kahit ano. Yun lang talaga pag sa akin. Napakabuti nila sa akin. Sana ba't mabayas sila ng Panginoon sa ginawa niya sa akin. Salamat. Kuya Eman. Amen, glory to God. Una-una sa lahat, salamat sa ating Panginoon na buhay. At nakabalik ako dito sa church na ito. This is my second time na pastor. And also, talagang blessed po talaga. This coming Friday is a dedication ng aking pong anak na si Baby Bless. Ayan po. So, last Friday pala. Last Friday. So yun na. Marami salamat din sa mga kapatid na pumunta doon, especially kay Pastor Jules, na siya yung na-dedicate sa aking anak. Marami salamat. At talagang very successful event talaga. At maraming pumunta na. Hindi ko mabilang. Mga 400 yan. Sobrang dami. And then yung mga sponsor ko din, yung mga bandmate ko din is pumunta doon. At sa mga kaibigan ko rin, mga ninong-ninang na pumunta. Ayan. So talagang napaka-blessed that day dahil muli akong nakaawit kay Lord that time na hindi ko rin in-expect na yung mga kabandmate ko din na tumutugtog kami sa labas is mga tumutugtog din pala sa simbahan. So I was surprised din talaga that time na wow, hindi ko akalain ganito sa ating brother na siya yung nag-keyboard doon. So thank you so much. And also yung din po, meron nga, sabi nga ni Pastor Gianni sa kwento ni Ho, is merong story na masagana, masaya, may malungkot, may bigati. So ako, para sa akin kasi is ano man yung will ni God na ibigay niya sa akin, sabi nga ni Pastor Gianni, na meron tayong tunnel na dadaanan na madilim. Pero sa dulo nun is merong liwanag. So, I believe, kasi po, end of contract na po kasi ako this coming last 31 pa. So, I'm trying to find another company para matransfer. As sumalang medyo nahihirapan talaga ako maghanap. So, ibinibigay ko na lang kay God. So, meron akong interview tomorrow and Sunday. So, hopefully na maging okay yung interview. So, I claim it in Jesus' name na talaga. Hopefully, God, kung ano yung will mo, mag-i-stay ako. Kasi ang pinakamalungkot kasi may iwan ko yung mag-ina ko. So, thank you din sa pagtanggap din, Pastor, din sa church sa amin na mag-ina. Ayan. Maraming salamat po. Pag-pray nyo na lang po na sana po maging successful yung aking pong interview tomorrow at saka sa Sunday. Glory to God. Pastor Jan at praise God po at muling nakadalo sa gawain ng Panginoon.
Mr. North. Kunin ko na itong microphone ng mga kapatid para, kasi marami tayong dapat ipasalamat. Ay, meron pang isa. Ang pangalan mo? Ate, ano pang itali? Sakto, meron pang isa. Last but not the least. Hello po, blessed afternoon po sa everyone po. Michelle po, taga Taguig po. And invite po rin po ni Pascal. Welcome! Welcome po, Ate Michelle and Kuya Mark. And the first and last opening para sa Panginoon. Amen, hallelujah. You are very much welcome po dito sa aming bahay panambahan. Amen. So, kung mapapansin po natin itong ating bahay panambahan is nagsisimula pa lang. Kaya makikita natin talaga hindi pa siya kompleto. So, as you all know, kailangan po talaga namin dito ng mga committed workers. Amen. So, by the grace of God at sa kanyang mercy is, alam po, bawat isa na narito is hindi aksidente na narito kayo mga kapatid. It is not a coincidence. But, I believe by faith that God has a wonderful plan and a mighty purpose sa bawat isa na narito. Kasi, as a family of God mga kapatid, as a family of God, bawat isa sa atin na narito is wala tayong ibang gagawin, kundi magtutulong-tulong tayo. Amen? Kasi napaka-importante ng unity mga kapatid. In order for a church to become victorious and successful, dapat nagkakaisa tayo, nagmamahalan tayo. So, walang room dito yung mga gawa ng kalaban mga kapatid. Amen? We rebuke the pride. We rebuke the ignorant mga kapatid. We rebuke anuman gawa ng kalaban. So, nandito lang tayo mga kapatid para magpalakasan. Para lumalim tayo sa aking pananampalataya at lalo pa natin mapaiting yung relasyon natin sa aking Panginoon. Kasi at the end of the day, mga kapatid, ang nagmamatters naman sa buhay natin, hindi yung mga physical na bagay o yung mga temporal things, mga temporary na nawawala, ninanakaw, kinakanawag. But nandito tayo, mga kapatid, dahil ito yung ating training ground, mga kapatid. Dahil ang purpose natin, mga kapatid, sa mundong ito is magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Amen? Kaya sabi niya sa Hebrews 10:24-25, huwag natin kakaligtaan ang dumalo sa ganitong gawain na katulad rin ng ginagawa ng iba. Dahil sa ginagawa natin dito mga kapatid, tayo'y nagpapalakasan sa bawat isa. Dahil alam natin na malapit nang muling magbalik ang ating Panginoon mga kapatid. Amen? Kaya gusto ko, marami tayong dapat ipasalamat mga kapatid. Unang-una, nagpapasalamat ako dahil sa kagalingan. Amen? Kasi nung 2 days ago, ano ba yung climate change, yung parang init lamig. So nagkaroon talaga ako ng ano yung parang sipon sa kayo, parang slight lang naman. Amen. So, kaya sabi ko, nagpipray ako gabi na nawa, bigyan ako ni Lord ng kalakasan at gagalingan. Kasi nga ako yung gagamitin nga na yung magpapaawin. But praise be to God. Wala imposible ka, Lord, mga kapatid. God heal us. He is the great Jehovah Rapha. The best doctor, mga kapatid. Kaya kapag meron tayong mga petition, meron tayong request, meron tayong mga prayer, huwag tayong magdalong isip na indulog ito sa panalangin, mga kapatid. Amen. Sa church at mga kapatid, meron tayong GC. Amen. Kapag meron tayong gustong ipag-pray, huwag tayong mahiya na i-post yung mga prayer natin. Nasa ganon, kasi mas maraming nananalangin, mas epektibo ang mga panalangin, mga kapatid. Because the prayer of the righteous availeth much, mga kapatid. Kaya huwag tayong mahihiyang i-post natin yung mga problema natin doon, yung mga pinagdaraanan natin. Sa ganon, meron tayong mga prayer warriors na handang manalangin. Amen? Kaya yung kay Kuya Mark, nag-post siya doon sa GC na yung anak niya is nagubunbursyon, sobrang taas ng lagnan. So, pinost niya doon. So, yung mga kapatid is nanalangin, mga kapatid. And praise be to God. God is the great healer. Amen? Kaya nakalabas na kagad yung anak niya. At hindi lang yun, may bonus pa. May hadiya. Amen? Galing sa kanya mga mudir na mga babaeng Saudiya. Amen? Praise be to God. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Nawa, hindi ito yung huli. Pagkos ito yung patuloy na pagsasama-sama natin. Amen? For the glory of God. Amen? At nagpapasalamat ako sa mga kapatid. Ito, minsan ko na ito sabihin, yung mga kapatid na pupunta dito ng Webes. Hindi ganun ka-simple or ka-dali yung ginagawa nilang pagsasakripisyo. Amen? Yung i-dedicate nila yung time nila. Nasa ganun, mapagaan yung iglesia at ministry ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya I would like to thank the Lord sa buhay ni Gwen Jensen, amen, na ginagamit sa music ministry, amen. Kasi during Thursday night, meron tayong practice dito ng music practice. And then maraming salamat sa buhay ni Kuya Bani, amen. Saka ni Kuya Marvin na talagang every morning, sila yung nakikita ko talaga naglalampaso ng program na ito. Hanggang doon sa labas. Talagang minamap talaga nila yan. May kasama pa talaga mga sabunyan. May mga products pa yan. Amen. Maraming salamat sa buhay niyo mga kapatid. Kina Kuya Roy. Amen. Kina Kuya Mark. Kina Kuya PJ na ginagamit din sa pagluluto. Amen. Kaya mga kapatid,
nagpapasalamat ako sa buhay niya. Bakit? Kasi dalawa lang kami nagtatranspo dito. Amen. Nilalagari namin ito lahat ni Kuya Jonathan. Kaya kung may hipuin ni Lord ang puso dito is tumatanggap po tayo ng applicants sa transportation ministry, mga kapatid. Kahit isang trip lang. Amen. For the glory of God. Amen. Ayun ang pinag-pray namin. Isa yun sa pinag-pray namin aside from the restoration and rebuilding of this church is isa yun sa mga kakulangan talaga ng iglesia, yung transportation. Kaya kanina naka-apat na lagari tayo. Apat na balik-balik. Pag si Lord yung nagbibigay ng kalakasan, mga kapatid. Maraming posible sa kanya kasi sabi ng kanyang salita, the joy of the Lord is our strength. Kapag gusto mo yung ginagawa mo at ando yung kaganakan, wala, hindi ka makakaramdam ng kapaguran. Amen. Hindi ka makakaramdam ng kapaguran kasi gusto mo yung ginagawa mo kahit buyat ka. Kagabi nakatulog kami kasi sinundo ko itong dalawa, alas dos. So nakarating kami dito, alas dos imedya na nakatulog tayo alas tres. Pero alam mo mga kapatid, kapag nandun yung Lord sa puso mo na talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo, walang imposible para sa kanya. He will restore your strength, mga kapatid. Matulog na tayo mamaya. Ibabalik na ulit niya yung strength na nawala sa atin. Ganun si Lord, mga kapatid. He will replenish, mga kapatid. Amen. Kaya maraming salamat dahil sa ginagawa ng ating mga kapatid na dito natutulog pag-webes is napapagaan natin yung ministry ng transportation. Instead na susunduin natin ang Friday ng umaga, nababawasan po siya, mga kapatid. Kaya kung sino po yung willing na matulog dito pag Thursday, eh, very much welcome.